Isang uprising Pinoy fighter na nagmula sa Agusan del Sur ang sumusunod sa yapak ng ating pambansang Camao. Dahil sa kanyang inspirasyon sa pagkikipaglaban, ay may mga galaw itong familiar kay Manny Pacquiao. Sa kanyang laban noong February 27, 2022, ay dumayo ang batang Pinoy sa Indonesia para hamunin ang Indonesian champion na tumalo sa 7 Pinoy fighters. Ang batang ito, mga bay, ay si Jason Vaison at undefeated ito sa kartadang 9 wins with 5 knockouts at may isang draw. Habang ang Indonesian champion ay si Thibo Munabesa at may kartada itong 21 wins with 8 knockouts na may isang talo at dalawang tabla. Nakataya sa labang ito, mga bay, ang WBC International Lightfly title. Sa pag-umpisa ng bakbakan ay gusto nang tapusin ng Pinoy ang laban dahil hindi biro ang lugar na kinatungtungan ng ating kababayan sapagkat ang promoter ng laban na ito ay siya ring manager at coach ng Indonesian champion. At hindi lang yan, mga bay, dahil lahat ng mga judges ay puro Indonesian. Menggunakan beberapa jet kecil mencoba untuk touch the water. Jauh sekali. Karena memang perlu diingat pertandingan ini akan menjadi pertandingan 10 round. Berbahaya, berbahaya, berbahaya ini body shot. Tapi double counter yang baik dari Thibo dan Nuts. Kali ini Thibo kembali fokus untuk melakukan counter. Oh, baik sekali body wave dari Thibo Munabesa untuk menghindar. Makamay ang ating kababayan na may alias na striker. Kalmado naman itong Indonesian champion na nakataas lang ang depensa at pa isa-isang bumabato ng counter punches. Menunggu serang Jason. Oh, sudah mulai diladeni oleh Thibo dan kita lihat masih. Makaraan ng isang minuto ay nahawi ang Pinoy mula sa right counter ng kalaban. Dito ngay naghiyawan ang Indonesian fans at nabuhayan itong si Munabesa. Melakukan side war terhadap Thibo Munabesa. Dito nga rin ay hindi na umaatras itong kampiyon at nakipagpalitan na ng suntok sa ating challenger na kababayan. Invasion juga terus kali dan footworknya juga mengatur pergerakannya sangat sekali, bergerak dari ke kiri dan ke kanan. Ayo kembali Munabesa. Sa pangatlong round ay madaling nakakapasok ang suntok ng Pinoy dahil nakikipagsabayan ang Indonesian. Unpredictable din ang mga kombinasyon ng ating pambato dahil sa iba't ibang anggulo ito umaatake. Dan kita lihat berbahaya. Pukulan dilontarkan oleh Jane Payson ke arah Thibo Munabesa. Sa isang right straight nga, mga bay, ay pulidong tumaba sa mukha ng kampiyon at bumagsak ito. Cepat mengambil keputusan ini untuk melayangkan bukan. Oh, masih menjadi sang-sang hidup dia. Jason Payson yang di ronde ketiga ini. Sangat membahaya tadi. Wow, berbahaya, berbahaya. Ya, body shot ini untuk menurunkan double cover dari Thibo ya. Betul sekali. Dan juga sangat baik mencoba untuk memojokkan Thibo ke pinggir ring. Suara-suara yang memanggil Thibo menunggu penampilan dari Thibo Munabesa untuk segera dan melayangkan lebih banyak pukulan. Kedudukan atas menghindar dan mengcounter ya. Betul sekali. Umaapoy ang palitan ng suntok dito sa round 4 dahil walang umaatras sa bakbakan. Gustong bumawi ng Indonesian champion kaya ganun na lang ang tugon nito sa walang humpay na banat ni Jason. Thibo kali ini berada di posisi bertanding mundur, tidak seperti sebelumnya yang terus dan bisa menahan pukulan Jason. Dia pasti akan kelelahan setidaknya di ronde ke-7 hari ini karena akan ronde ke-4. Baik dari Thibo untuk menghindar dari ya, lagi-lagi body shot yang digunakan. Dia lebih mementingkan untuk melakukan. Ini akan ditutup oleh Thibo dengan beberapa ayunan. Thibo kena. Parehong matibay ang dalawang fighter na ito, mga bay. Kahit dumanas na ng pagbagsak itong kalaban, ay palong-palo pa rin ito sa bakbakan. Jacob mengelabui pergerakan dari head movement dari Jason Payson. Dimiliki oleh serangan yang
Tibo Monabesa hit and run. Karena kita bisa melihat bernafas dari mulut ya di ronde atau power sekali. Punch. Di sini patut diapresiasi dari Jason Pacek di ronde kelima ini. Ya, dito na tayo sa round 6 mga bay. At ang bilis ng atake ng batang Pinoy ay walang pagbabago sa liksi nito mula pa doon sa round 1. Sa ganitong galawan at stamina nga, ay kampante kong masasabi na malayo ang mararating ng batang ito. Dari Tibo Monabesa na satu buah hook dan satu buah uppercut. Mencoba untuk memancing Jason Payson. Tibo Monabesa, tapi inilah tantangan yang harus dihadapi oleh El Duce. Betul sekali. Menyaksikan his third undefeated malam hari ini. Tiba-tiba apa jab cepat tadi, dan kalau kita lihat dari ayunan tinju Jason beberapa kali Jason Mason memang kalahkan keseimbangan. Berbahaya jab-jabnya dari seconds. Ronde ketujuh dimainkan, ronde ketujuh dari Sumona Besa. Kali ini dilontarkan oleh Jason Mason untuk membaca pergerakan dari Jason Payson. Bukan pertahanan yang kokoh, setidaknya kita lihat cover juga. Betul sekali ya. Dalam arti mendaratkan pai jangkauannya. Oh, lagi oh berbahaya. Bagaimana bisa? Bago magtapos ang round 7, ay maganda ang iniwang eksena ni Tibo Monabesa. Muling ang nabuhayan doon ng Indonesian fans at siguro ngay nag-iipon lang ng lakas itong kalaban at sa mga huling segundo na ng round nagpapakawala ng mga pasabog. Yeah, masih dengan body shot juga oleh Jason Payson, masih dengan tactical yang sah agar menghabisi Jason Mason di ronde ke-8 ini. At sabay nga ng pagtatapos ng round ay bumagsak ang Pinoy at binilangan ang referee. Kira dapat menumbangkan di penghujung ronde ke-8. Sa nangyari mga bay ay lalong bumilis ang lukso ng dugo ng ating mandirigma. Ang mga suntok nga nito'y may halong gigil at gustong patumbahin ang kampiyon. At yun nga mga bay, sa isa muling right straight ay bumagsak si Tibo Monabesa. Saat Tibo menyerang. Baku hantam antar Tibo Monabesa menghadapi Jason Payson. Mundur, tidak lagi bergerak benar ke kiri dan ke kanan. Ya, ketentuan karena tersisa sekitar 1 menit lah kelompokan. Straight tadi, tapi ini dia hook kanan. Defend dan kemudian serang-serang. Tibo sudah tahu apa yang dia lakukan. Umabot pa ng final round ang labang ito mga bay. At todo depensa itong kalaban. At baka nga siya'y machambahan ng suntok ni kabayan. Ya, tapi Jason ini bermain jarak jauh seperti di ronde 9 tadi. Kita bisa melihat pukulan-pukulan jab dan straight yang masih menerpa angin. Jason yang lebih banyak mengalihkan pukul harus benar-benar menemukan. Betul sekali. Melontarkan killing punch dan menyumbat dari oleh ya, masih tangan dari Jason ini walaupun sudah nih yang sedang mencari Jason Payson yang masih tetap. Jason mendesak. Berakhir sudah. Natapos ang huling round mga bay nang walang bumagsak at dito nga tayo mapupunta sa desisyon ng mga hurado. Kung inyong maalala mga bay na ang promoter ng laban na ito ay siya ring manager at coach ng Indonesian. At dahil gusto nilang kontrolin ang laban ay mga Indonesian din ang kinuha nilang mga hurado. Dito nga mga bay ay di pa man nag-uumpisa ang laban ay panalo na itong Indonesian kahit 2 beses pa itong bumagsak. Pero nananaig pa rin ang liwanag sa gitna ng dilim dahil pinareview ng WBC ang laban sa kanilang neutral panel
at napatunayang misjudgment ang nangyari at tinawag na no contest ang laban at kailangan ng rematch. Daghang salamat mga bayat, hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang inyong reaksyon sa ating video. Paki-comment na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.